Okay, mga chong. So, Boy Kalikot here for another motovlog. At palalabas ko lang ngayon galing trabaho. So, pauwi na tayo. So, today is... anong araw ba ngayon? Saturday. Anong pecha ngayon? Siguro 21. Okay, Saturday, March 21. At ang Bacolod ay nasa quarantine pa rin. So, we will check later kung kamusta naman yung Bacolod sa my checkpoint, sa my boundary. Kasi ngayon ako nasa Talisay City ako. So, outside of Bacolod siya, nasa north side. So, mamaya, pagpapasok ako sa Bacolod, we will have the inspection para sa quarantine. Kasi naka-quarantine yung Bacolod, so bawal pumasok. Actually, naka-lockdown na nga eh. Naka-lockdown yung Bacolod. Bawal pumasok ang sino man na hindi taga-Bacolod. Pero ako, dahil taga-Bacolod ako, so I just need to present my ID para makapasok ako sa Bacolod. Okay, so grabe talaga yung epekto ng may plastic din pala dito. Grabe talaga yung epekto ng COVID. So shout out po may-ari ng plastic na yun. Grabe talaga yung epekto ng COVID o ng COVID-19, ng coronavirus. Hindi lang sa China o sa ibang bansa, kahit hindi sa Pilipinas, ano na doon, pandemic na, kaya parang almost all continents na nalipot na ng virus na to. So, yep. So, ngayon ating kinakaharap, meron ng curfew. At, yung ibang mga kasama ko sa trabaho ay nilipat na doon sa Bacolod na site ng company namin. So, doon na sila nag-duty. Pero ako, dito pa rin ako sa Talisay kasi masusta ko dito. Mas tahimik yung lugar dito sa Talisay. Medyo kukunti na kasi mayroon isang access road or circumference road na tawag namin dito doon sa kabila. So most of them doon na dumadaan. Yeah, ID? Oh! Kasi ito sarap? Bacolod, pili. Bacolod? Oo. Ano ba? I-Corp? I-Corp na? Ayas. Salam. Ada tu. Kira-kira. So yun. Ini lah yang cincet hilang ID mo, address mo. Agak bakal lebih cepat. What business you have?
have your Bacolod because pag wala kang ID na you're from Bacolod, you're not allowed to enter Bacolod. Yun yan. So ako, taga Bacolod naman ako, may ID naman ako, nakang Bacolod ako, so yun. Pero kapag wala, yun talaga. Okay. Thank you. Ayan. Ganun lang yan, kadali. Okay, mga boss. So, kanina pumasa kami sa S-Tram. Now, ito mo, dito sa Bacolod. At syempre, sarado ang lahat ng mga tindahan. Maliban sa supermarket. At sinudumi lang yung nagugro sa ibon. Hindi rin masyadong maraming tao doon sa loob ng SM. Masa kami dyan para magbayad ng lahat ng mga utang. So right now dito sila tayo sa Bacolod. Quarantine ng lockdown dito sa Bacolod dahil sa coronavirus. At nakikita nyo naman parang silang patawa-tawa sa pasyan yung daan. Yan, so mostly private. Sarado din yung Imperial. Kaya siya pansin naman, medyo madalang yung mga jeep. Konting-konti lang yung mga sasakyan at mga tao. Oh, on a usual day, traffic tong daan na to kasi yung daming dumadaan dito ng mga private at saka public. Mga jeep at saka kotse. Pero siya pansin naman ngayon, bakante. Walang katawa-tawa. So mostly bangko, mga kumpanya, mga stores, sarado. Maliban dito sa Ukay-Ukay. At saka dito sa Palawan. So lahat ng doon, sarado. Ito yung Araneta Street. Isa sa pinakamahabang street dito sa Bacolod City, National Road. So ang luwag. Punta kami sana dito sa Imperial Plaza kasi magbabayad kami. Pero wala. Sarado. So after nito, hindi ko na alam kung ano pa yung gagawin namin. Bibilhin pa or uwi na kami sa bahay kasi wala ka namang paglalakaran or pasyala ngayon kasi lahat ng mga establishment dito ay sarado. So ito yung tingnan nyo to. To our valued Suki, please observe social distancing. Okay, so ako na mag-isa dito. So talagang distansya and distansya ako. Social distancing. Okay. Yan yung epekto ng coronavirus. At ang mahirap nga, okay lang naman, we understand that me personally, I fully understand what the government is doing, recommending people to go on quarantine or home quarantine. Para din naman sa kapakanan natin yan, pero yun nga, for example, if mahirap ka kailangan mo kumayod para kumain, so paano ka na lang? Kung hindi ka lalabas ng bahay, saan ka kukuha ng kakainin mo, kakainin ng mga anak mo, ng pamilya mo, diba? Kaya nung mga nagsisindad din sa daan. So, pakaawa. So, buti na lang, if may pera ka, or let's say for example, may trabaho ka, at saka nilibre kayo ng kumpanya nyo, ng bonus, or advance salary, na pwede kayong mag-stay at home,
okay lang yun. Pero kapag, you know, ikaw ay isang ordinaryong Pilipino lamang na manggagawa at naghahanap ng pagkakakitaan sa araw-araw, maliit na negosyo, eh wala, kailangan talaga lumabas. Kaya naawa ako din sa na-interview sa television ng isang kuya natin na in-advise na home quarantine, pero yun nga, mahirap ang maging mahirap. Kaya it's easy for those people na nagpo-post ng videos sa Facebook or YouTube na home quarantine daw, ganito, stay at home to be safe. But, naintindihan naman yun. And I'm pretty sure lahat naintindihan yun kung bakit kailangan mag-home quarantine. Pero we just don't know how it is tough sa mga kababayan natin na walang pinagkakakitaan. And mostly, nagsasabi nun na mag-home quarantine ay yung may mga pera, of course, because they cannot understand. Yeah.